Halos lahat naman yun sila, may kausap na iba't ibang babae na mga negra. Okay, so ibig mo sabihin kahit na doon ka, may kausap siya, diba? May kinakausap sa kuya, pero lumalayo sa doon yung hindi na ako malilili. Agoy, ate, hindi masakit? Medyo nanguna, kuya. Oo, siyempre masakit, pero... Pauwi ka na yan, ma'am. Ha? Pauwi ka na yan. Oo. Bakit kanina pagtawag ko, ano, spoken in dollar sumagot? Oo, kasi ano ko, ano kasi na kuya, Pedro, na, anong bansa? African, Nigeria po. Ah, Nigerian. Oo. Ano yan, boss mo? Jowa ko po. Pwede na! Weh! Oh, pero ano? Kaya ko na yung isang friend. Ah! Nasa abroad pa ako. Saan ka dati nag-abroad? Sa Kuwait po. Nasa abroad pa lang ako. Friend ko na yun siya. Nasa Pilas na siya noon. Anong trabaho mo doon? Sa ano po? Coffee shop. Coffee shop. Tapos okay. Nandito siya sa Pilipinas. Magkaibigan na kayo. Oo. Ah, baligtad no, 'di ba? Usual yung ano, yung mga babae nandito sa Pilipinas tapos nagkakaroon ng kaibigan ng mga foreigner. Sa'yo naman, baligtad. Oo. Ikaw yung nasa abroad, siya nasa Pilipinas. Oh, pero ano sa may business dito naman. Ah. So, nung last year lang, pag-uwi ko, doon kami na ano. Siyempre, matagal naman kaming magkakaibigan. By the way, saan mo siya nakilala? Sa IG. Instagram. Grabe naman yung Instagram hindi na yan. Kuya, hindi po siya yung first na talk na jowa ko. Ah. Hindi pangalawa na po siya. Yung pa nga yung una mo, Apam din, Apam. Di ba Apam tawag sa kanila? Hindi. Ano? Na Africa, Black. Ah, okay. Basta gano'n na rin yun. Basta foreign. Oo. So, yung unang boyfriend mo, anong nationality? Same sa kanya, Nigerian din. Ah, hindi naman niya tropa? Hindi naman niya kaibigan? Hindi. Ah, okay. Tapos siya, yung pangalawa? Siya yung pangalawa. Okay. Yung first na jowa ko, nasa Las Piñas. Oh. Kasi, galing niya siya sa BGC, lumipat lang siya dito. Okay. So, gaano katagal na kayong magkakilala bago kayo naging magjowa? Almost 4 years na po. Kung i-ano ko sa ano, for almost 4 years. Ah, matagal-tagal na rin kayo, no? Mahal mo naman, mahal mo. Siyempre, kuya. Napakaano kasi niya, napakalamdeng, napakakili. Sana all, no? Sana all. Pero hindi ko rin naman alam yung mga ano niya talaga kasi. Mostly kasi talaga sa kanila. Ano yung mga gawain eh. Kahit na yung jowa na. Nagigawa pa ng iba. Mm-hmm. Tawag dun, takboy. Gago! Hindi naman sa ginagawa nila yung iba, pero parang gagawa nilang alam. Ah, nakikipag-sex lang, ganon. Mm, one night stand. Kahit may girlfriend silang Pinay, nakikipag one night stand sa iba. Mm. Ah, yung sa'yo naman, loyal naman. Hindi ko so. Hindi po ako makakasag. Hindi lang po ako sure, pero... Pero, sa tingin mo, mahal ka? Siguro kuya kasi siguro lang ha. Kasi nasa ibang bansa pa ako, inaantay niya kasi ako eh. Puta edi wow. Kasi yan yung sila yung mga kalahi niya. Pag once na nag-ano yan sa iyo. Yan tatagal lang 1 month kung hindi ka pa nakita. Yan magtatagal lang 1 month, maada ka na agad. Pero sa grabe yung ano niya. Inantay niya ng 3 years. Sana all. Ah. Pero hindi ka sigurado kung ikaw lang, ha? Hindi ako sure. Hindi ka sure. Expect ko na yun, kuya. Pero ikaw, sure ka sa sarili mo na siya lang? Oo. Oy. Siyempre, kuya. Faithful si ate. Siyempre, kuya. Malaki ba? Oy! Malaki magbigay. Ayaw na nga niya akong bumalik na abroad eh. Masarap ba? Siyempre. Magluto, ate. Oo, kuya, lahat lang. Kaya lahat. Wala ka nung masabi sa kanila. Mahaba ba? Oy!
Ang pasensya? Wala. Ha? Walang pasensya. Ay, wala. Hindi mahaba ang pasensya. Oo. Kung pasensya na yung tiyago. Pero mahaba talaga. Yung binte. Ano bang height niya? Ano bang height niya? 6'2". 6'2", mahaba. Mahaba yun, ma'am. Oo. Mahaba ang binte. Di ko na lang maapot eh. Nasasagad ba? Ay, pag-iisag po. Ma'am? Opo. Nasasagad yung pagmamahal mo sa kanya? Ay, oo. Ikaw talaga, ma'am. Malapit mo yung mic sa bibig mo para mas malinaw. Yan. Opo, yeah. Yan. Okay. Nakatulog sa usap. Yung iba kasing nasasakay ko pag ganyang usapan, parang ano, parang yung nababastusan sila, parang hindi nila ano, hindi nila bet yung mga ganong kwentuhan. Oo. Eh, ikaw nakikisakay ka eh. Nakatulog sa usap. Di ko naman ano yung i-deny mo yung ano, diba? Siyempre, proud kasi ako eh. Proud ka sa kanya. Proud ka na malaki. Oo. Malaking tao siya. 6'2" eh. Kuya, alam mo ba? Kilala na siya ng buong pamilya ko. Ha? Kilala na siya ng buong pamilya ko. Kilala na siya ng buong pamilya mo? Oh, kahit yung mga ano niya, kahit yung family niya na nakakausap ko na din. Ah, pero hindi yung panamit in person? Hindi, kasi yung, hindi pa. Sa ano niya, maybe by September. By September. Ah. Guwapo ba, guwapo? Okay naman siya. Okay lang yan, ma'am. Mahal mo eh. Tsaka malaki. Malaki. Malaking tao. Ano kasi, oh, medyo sabi siya. Ah, malaking tao nga, ma'am. Oo. Medyo lang, ha? Medyo lang. Yung pupuntahan mo dito sa Tansa, ito yung bahay mo talaga. Oo. Kabitenya ka. Hindi, taga Mindanao po ako. Saan sa Mindanao? Sa Butuan. Paano salita doon? Bisaya. Bisaya, ay kasabot ba yung kag-Bisaya, te? Ay, naunsan naman sige tag-Tagalog. Ano, Bisaya, mandi ay kanda ko. Ano, sige kaya? Ako? Tagalog ako, ma'am, pure. Pure Tagalog ako. Ay, pure. Pasig, then province, Quezon, then stay dito sa Cavite. Diba sa Quezon, nung daming mga Bisaya siya doon? O, halo-halo naman mga tao ngayon, ma'am. Kung saan sila mas komportable, kung saan mas convenient sa kanila, doon sila tumitira. Diba? Kung nasan yung source of income nila, magiging maalwan buhay nila, doon sila titira. Tulad mo, di ba? Maganda buhay mo dito sa ano, sa Bebel Ups mo. O nga, nakabalik ko nga lang dito nung ano lang, last month. Galing ka nang? Sa probinsya ko. Ah, okay. Wala pa sa lubong kahit bagoong, saging, tuyo, danggit. Kuya, wala eh. Malayo kaya kami sa may mga ano. Ah, malayo kayo sa bayan. Oo. Hindi na kasi yung sa amin. Grabe din, no? Siya yung nag-antay sa'yo? Kuya, kahit yung ano, rentang bahay. Ah. Yung ano ko, yung allowance ko, food allowance ko, sa lahat. Sa lahat? Yun nga lang, yung pag-iintindi sa kanila, sa mga, ano. Sa mga? Ay, hindi. Ano sa naman yun sila, may kausap na iba't ibang babae na mga negra. Okay, so ibig mo sabihin, kahit nandun ka, may kausap siya, diba? May kinakausap sa kuya, pero lumalayo sa anong yung hindi na ako maririnig. Hindi ko na maririnig. Agoy, ate, hindi masakit? Medyo, nung una kuya, oo, siyempre masakit. Pero sabi naman niya na, ano daw, okay lang daw ba sa akin na may kausap siya, pero not in my presence. Okay naman. Okay lang yun, ate. Basta ano, as long as hindi sila nagkikita. Oh, hindi. Kasi yung babae na sa lugar niya eh. Pero ano eh, kumbaga, sign of respect sana sa'yo, di ba? Kasi babae. Sign of respect, kung gagawa ng katarantaduhan, sarilihin na lang. Di ba? Yun nga yung sabi niya, next time daw, pag andun ako, siya na lang daw muna yung lalayo kung may kakausapin man daw siya. Kasi ano eh, umuuna, mahal mo yung tao. Kahit sabihin mo ba, ginagastos ang kanya, binibili niya gusto mo, binabayaran niya bills mo, binubuhay ka niya. Wala siyang karapatan na ganunin ka. Di ba?
Nanak ko na yan, kuya, sa first row ako. First, ano, yung first African boyfriend ko. Pero kahit sabihin mo na, sabi mo nga, sabi niya, pag may kausap siya, nandun ka, lalayo na lang siya. Pero deep inside, nasasaktan ka pa rin, tama ako? Oh, siyempre, kuya, nag-overthink ka, yung trust issue, ganun. Oo. Pero, kaya, nandyan, ginagawa niya na yan. Mahal mo, di ba? Oo, ma. Yung tiwala mo, buo pa ba? Yun lang, hindi na. Hindi na sa totally nabuo. Pero, napag-isip ko naman, kuya, na yung babaeng kinakausap niya, isa sa lugar nila, wala dito. Nandun na tayo, ma'am. Pero mali pa rin. Kasi, kumbaga, ito lang yan eh. Nawalan siya ng respeto sa'yo. Wala na siyang respeto sa'yo sa ginagawa niya. Tatanungin kita, ikaw, may respeto ka pa sa sarili mo. Siyempre po. Oo, di ba? Kaya, alam ko na nasasaktan ka doon sa ginagawa niyang ganun. Kahit wala ako sa sitwasyon mo. Kasi may respeto ka pa sa sarili mo, ha? Oo nga. Hindi naman ako perfectong lalaki, ma'am. Nagkakamali din ako. Pero, yung ganong bagay kasi, na nandyan ka na sa tabi niya, may kausap pa siyang iba, eh, ano ba? Hindi na maganda yun. Oo nga. Pero sabi mo nga, mahal mo, kaya mong unawain, kaya mong intindihin, kasi gano'n naman tayo pag nagmamahal eh. Willing tayong isacrifice lahat. Willing tayong willing tayong tiisin lahat. Nagiging bulag tayo, nagiging tanga, nagiging bobo tayo pag mahal natin yung tao, di ba? Pero at the end of the day, siguro, hindi natin masabi, matatauhan na rin, di ba? Pero, nga kuya, siguro hindi ka maratauhan, malaki eh. Malaki na gano'n. Hindi, joke lang. Siyempre kuya, alam naman yung may transito ako, kaya siguro bumabawi tayo. Before kasi hindi yan sa ganong malabas na kasama ko, pero ngayon sa namin mo yung nag-aayat. Kumbaga dati yung relationship nyo private, parang gano'n. Pero ngayon, in public na. Oo. Wow. Sa namin mo yung nag-aano sa akin na, oh, gala tayo dito, babe, gano'n. Wow, babe. Oh, babe. Oy, kuya, nag-holdingan ka yan sa akin kasi kahit nasa public kami. Kahit wow, na- ang sweet! Oo nga, pero kuya, hindi ko naman sure. Oo, di ba? Pero, gano'n na lang, enjoyin mo na lang yung mga araw na kasama mo siya, di ba? Total, sabi mo, nag-abroad ka. Siguro may pundar ka. Di ba? May pundar ka kahit papano, may savings ka kahit papano. At least kung mawawala siya, hindi ka mapipila, hindi ka mapaparalyze. Kasi, kumbaga, kaya mo eh, kaya mo sarili mo eh. Di ba? Wala kayong planong magkaanak. Gusto na nga niya kuya, nung makaraang manong-panong pagka-uwi ko pa lang sabi. Pero ako ayoko muna kasi di naman din siya magtutuloy dito hanggang mag-estay dito hanggang ano, di ba? Oh, pero kung gusto niyang magkaanak sa'yo, kasal muna ka mo. Yun na nga yung ano niya. Kaya yung plano niya ay September daw, uwi ka ni Sapurisa ko. Ah, mamamanhikan? Oo, tas by December, magbabakasyon daw sa Nigeria, tas baka isasama niya daw ako. Pero kuya, ayaw ko din naman lang with Christ. Oh, ano na lang, let's see kung ano mangyari sa mga panahon na yon. Oo, oh, kuya, go with the flow. Go with the flow lang, no? Basta nag-i-enjoy ka, kasi yung ganyan naman eh, ano yan eh, kumbaga, kagaya na ito, ha? Nakakausap mo ako, hindi naman kita kilala personally, hindi mo kilala personally. Diba sabi nga nila, don't talk to strangers. Pero minsan mas sarap kausap yung strangers. Oo nga kuya, diba nalalabas mo lahat ng ano mo? Oo, kasi, unang-una, walang ano, walang, baga hindi kita husgan, wala akong karapat ang husgan ka. Oo. Makikinig lang ako sa'yo, then kung may advice ako sa'yo, advice ko lang, ganun lang. Pagkatapos, pag naibaba na kita sa inyo, pag nabayaran mo na ako, tapos. Wala na. Diba? Diba nakalimutan na yung mga... Oo. Hindi naman natin binanggit dito yung pangalan mo, hindi natin binanggit kung saan kita na-pick up, hindi kita natin binanggit kung saan mismo yung bahay mo. Wala silang idea kung sino ka. Siyempre, bilang respeto sa'yo, hindi rin kita papakita sa camera. Okay, sa'yo talaga. Yan.